Come and seek beneath the waves the wonders of this life. Bago pa man nakabanding ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang mga gentle creatures na ito, nabiyayaan na ako ng may kapal na maranasan ang up close and personal encounter sa mga trained dolphin sa Ocean Adventure Subic Bay bago pa man ang pandemya. Talaga namang nakaka-enjoy makisilamuha sa mga lovable marine mammals na matiwasay na naninirahan sa naturang natural lagoon. Pwede silang sakyan, yakapin, at pakipag-picture taking. Kahit dambuhala kung tingnan, hindi naman sila nakakatakot. Tulad ng mga tao, meron din silang mga characteristics na friendly, caring, and loving. At alam nyo rin ba na sensitive ang pandinig ng mga dolphin? Ang nalilikhang tunog ay pumabalik sa kanila upang malaman ang direksyon, eksaktong layo, at laki ng lahat ng mga nasa paligid nila. Karamihan ng mga dolphins dito sa Pilipinas nagsa-strand dahil nakakain ng basura or dahil nabibingi dahil sa dynamite fishing. Ready? Ang signature whistle naman ng mga dolphins ang gamit nila sa communication, navigation, at echolocation na talaga namang maituturing the wonders of creation. So, ibig sabihin, sumisipol sila sa pagitan ng blow-hole. And at the same time, each dolphin po, meron sila mga signature whistle. Hindi po sila pare-parehas, parang mga pangalan natin. So, ibig sabihin, yun ba yung parang tinatawag na finger print sa bawat parang, dolphin? Opo, parang, may kanya-kanya silang katangian. Opo, ganun po. Nang sipol. Opo. Kaya nagkakakilala sila. Tama ba doon? Ayan. Tama ba siya doon? Tama daw. Kaya kung gusto natin sila'y masilayan ng next generation, let's keep our sea free from pollution. It's the wonder of God's creation that makes us believe. See you of the day. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.